What's up guys? So for today's video po, ang ating i-vlog ay kung ano po ang pinagkaiba ng Sarama Bantam at ng Koshamo po. So ito po yung tatlo nating Bantam. Pinagsama-sama lang po natin sila sa isang kulungan. Isa po ang hulo o yung lalaki natin at dalawa naman po ang inhen or ang hen po natin. So, kada bantam po namin ay may kanya-kanya po silang linyada at isi-share po namin sa inyo kung ano po ang mga ito. So, let's go! Woo! So, ito po ang unang bantam natin na isa pong hen. Puti po ang kanyang kulay at maganda po siya tignan. Pwede po ito ipanglaban sa mga show dahil maganda po ang kanyang balahibo. So, ang linyada po ng ating bantam na ito ay shackle po. So, i-compare po natin ang size ng bantam na ito sa pang 1-year-old na sapatos po. So, sa nakikita nyo nga po, halos magkasing laki lang po talaga. Kaya, sobrang liit po talaga ng mga bantam. Dito naman po tayo sa pangalawa nating Sarama Bantam at nakikita nyo po sa tindig pa lamang po ay makikita na po yung yabang nila o yung angas po nila. Basta sulog po, palagi po talagang labas yung mga dibdib nila at parang pinapakita po nila kung gaano po kalaki yung mga katawan nila kahit maliliit po sila. Ang sulog naman po nating ito ay nasa linyada po ng Kabayo Lines, crossbreed po ng SG Kiat. So ayan po, nakikita nyo po yung mga katawan nila, yung mga balahibo po, napakagaganda po talaga. So pumunta naman po tayo sa pangatlo natin which is isa rin pong inahin o hen. Ang mga Sarama Bantam nga po pala ay nagmamature sa 16 to 18 weeks old po nila. It means po sa ganong edad po, kaya na po nilang maglay ng eggs. At alam nyo rin po ba na ang Sarama Bantam po ang pinakamaliit na lahi ng manok sa buong mundo po. Damn! So tignan nyo po yung size nila, halos kasing laki lang po sila ng sapatos ng pang 1-year-old baby po. Lumalaki lang po sila ng 6 to 10 inches po ang height. Tinawag nga rin po silang toy soldier kasi nga po sa tindig pa lang po nila ay para po silang may binabantayan o may pinoprotektahan po. So ibalik po muna natin itong puti sa kanyang kulungan dahil medyo magulo na po sila. Kung napapansin nyo po na pinagkaiba ng Sarama Bantam sa Koshamo po ay ang makikita nyo po sa bantam yung postura po nila, maganda po yung tindig nila. Samantalang yung mga koshamo naman po ay parang normal lang po na manok. Malalaki lang po sila kung ikukumpara sa bantam, pero mas maangas naman po ang postura ng mga Sarama Bantam. So ibalik na rin po muna natin itong sulog sa kulungan nila. Inaantay na lang po natin silang mangitlog para maparami po natin. Pero nangitlog na rin naman po sila nung mga nakaraang buwan po at nilalagay po natin ito sa incubator. Kaso nga lang po eh wala pa pong nabubuhay. Siguro po ay may mali po sa pag-ayos o pag-manage po natin ng incubator natin. Pero inaayos naman po ni Papa yon kasi baguhan pa lang po tayo. Kaya hindi pa po natin agad mape-perfect yon. So ayun po, dito naman po sa kabila ay ang mga kalapati po natin. Magkakatabi lang po sila ng kulungan ng mga bantam natin kasi parang magkakasize lang naman po sila. So, ito po yung isa nating kalapate na mga Norwich Cropper po. Yan po yung mga size nila, malalaki po. Kung tutuusin po, para lang rin po silang mga manokong titignan dahil sa size po nilang malaki. Tignan nyo naman po yung pinagkaiba ng size ng mga Norwich Cropper natin sa normal size po ng mga kalapate. So, ayan po yung kulungan nila. Maganda po sa mata dahil malinis po tignan. So, ayan po yung mga alaga nating kalapate. Pinakita lang po natin for updates lang po. So, ngayon po, dito naman po tayo sa mga alaga nating koshamo. At ayan po yung kanilang mga itsura. Batik-batik lang po ang kanilang kulay. So, kagaya rin po ng ating mga Sarama Bantam, pinagsama-sama lang rin po natin sila sa isang kulungan. At ayan po yung kanilang pugad para dyan po mangingitlog ang ating inahin. At para maparami din po natin yung kanilang lahi at ang ating mga alaga. Although ang koshamo po ang small size or ang bantam size po sa lahi ng mga shamo,
mas maliit pa rin po talaga ang mga Cerama Bantam kung i-compare po natin sa Koshamo. Kasi kung natatandaan nyo po sa nakaraang vlog natin, na-mention po natin doon na ang Oshamo po ay ang mga large shamo, while ang Koshamo naman po ay ang mga small shamo. So magkapareho po ang Cerama Bantam at Koshamo pagdating po sa production dahil pwede po sila for both meat and egg production po. Ang pinagkaiba lang po ng Koshamo sa Cerama Bantam pagdating po sa pagmamature ay ang Cerama Bantam po, gaya po ng nabanggit natin kanina, nag-i-start po silang mag-mature sa edad na 16 to 18 weeks po o 4 months old po. While ito naman pong shamo, nag-i-start po silang mag-lay ng eggs o mag-mature sa edad na 7 months old po. So, mas maaga pong nagmamature ang mga bantam, ang mga Cerama Bantam kaysa po sa mga koshamo. So, ayan po, isara na po natin ang kulungan. Napakasimple lang po ang pagsarado niyan. Ito natusok lang po natin na parang ganyan. Dito naman po sa kabilang kulungan ay may mga manok rin po tayong alaga. Hindi po natin masyadong makita kasi po nakaharang po yung kawayan. Pero hayaan nyo po sa susunod, i-vlog po natin lahat ng alaga natin ngayon. Dito po sa baba naman po ay meron din po tayong mga silky. Yan po. Nangingitlog na po yan at binabantayan po natin. Sana po ay mabuhay. So sa kabuuan po, ito po ang itsura ng kulungan natin sa ngayon po kasi hindi pa po natin yan napapaganda at naayos. Kasi po ginagawa pa po itong lupa na sa kabila. So dito naman po pala sa bandang baba ay meron din po tayong manok na naglilimlim po. Wala pa po silang permanenteng kulungan pero aayusin naman po natin yan sa susunod. Iba-vlog rin po natin yan para makita nyo po. So ayun din po, meron din po kaming mga isda. Ilalagay ko po sa description yung link para mapanood nyo po yung vlog namin tungkol yan. So dito na po natin tatapusin ang video na ito. Sana po ay may natutunan po kayo tungkol sa ating bantam at koshamo. Thanks for watching! Bye!